mommies, welcome back to my YouTube channel. Today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa halak ni baby or kakaibang nararamdaman ni baby or ibang tunog ni baby sa kanyang paghinga. So, mga mamshi, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment down below, at pakipindot na rin ng bell button para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Ayan. So, mami, kung may meron po tayong napapansin na kung anong tunog or kakaiba sa paghinga ni baby, at masasabi natin na parang meron siyang halak, sanhi ito ng nabara na gata sa lalamunan ni baby. Pibigyan ko lamang po kayo, mga mamshi, ng iilan lamang na halimbawa kung sa halimbawa si baby ay nagkaroon ng kakaibang tunog sa kanyang paghinga. So, number one, pwede po nating padighayin si baby after po siyang dumiti. Or makaligtaan natin na maapadighayin si baby, kailangan po talaga si baby na padighayin. Pwede po natin siya dito, isasandal po natin siya dito, and then, pwede po natin siya himas-himasin or hipuin yung likod niya para at least siya ay dumighay. Kailangan po talaga siya makadighay para hindi po bumara ang gatas sa kanyang lalamunan or sa kanyang, para hindi din siya kabagin, para hindi din tayo mahirapan. Ayan. Number two, lagpas 6 na buwan po painumin ng tubig si baby. So, kailangan po natin painumin si baby. Painumin natin si baby ng tubig pagkatapos niyang dumedi, basta si baby ay nakalagpas na siya ng, or 6 months na siya, or lagpas na siya ng 6 months. Kasi ang baby ko, napainom ko siya ng water, 6 months na siya, bago ko siya napainom ng tubig. Kasi, base din sa nasabi ng pidya niya, nung kakapanganak pa lang, at ng mga nabasa ko rin na, hindi pwede painumin si baby, pero depende po kasi may mga nabasa po ako na pwede namang painumin si baby ng tubig kahit hindi pa siya umabot ng 6 months. So, depende po sa atin or sa advice sa atin ng ating mga pidya or ng ating mga doktor. Hindi ko po sinasabi sa inyo na dahil sinabi ko po ito sa inyo, ito po yung sundin ninyo. Nakabase po pa rin po iyan sa inyong gusto or sa inyong na mga doktor ko ano po yung sinabi. Basta ang sa akin lang po is experience ko po ito ng para sa aking baby. Gumamit po ng nasal aspirator. Ayan. So, hindi ko lang nadala yung sa akin nasa baba kasi ang ano ng baby ko. Meron akong ganun. Kaso, hindi ko siya nagamit nung sa akin sa time ko kasi meron yan sa Mercury. Pinabili ko lang din yung sa nasal aspirator kasi hindi siya kasya doon sa butas ng ilong ng anak ko nung nagkaroon ng sipon yung anak ko kasi nagkaroon siya ng parang halak din sa paghinga niya, so parang na ako na nagpanik na ako, so parang nag-alala na talaga ako kasi syempre may kakaiba akong narinig sa paghinga ng baby ko, so doon ko talaga na nalaman nung ako na siya balik sa kanyang pidya. Ayan, so pang-apat, ibahin ang position ni baby kapag dumidi siya. So, kailangan lang talaga natin alamin kung ano yung position ni baby sa pagdidi or ano po yung mga dapat natin gawin para at least hindi din mahirapan si baby at tayo din ng mga mamis. Ayan. Kasi yung sa akin naman, ginagawa ko din yan na patayuin si baby or hindi naman siya sobrang higa, hindi naman sobrang tayo, hindi naman sa upo, kundi parang nakaangat na din yung ulo niya sa pag-baby niya. Ayan. Kailan ba dapat dalhin si baby sa doktor? Ayan, mga mamshi. Nung time sa akin kasi, sobrang nag-alala na ako, dinala ko na siya balik sa pidya niya. Kasi, baka sabi ko, baka lumala or ano. Mga mamshi, bigyan ko kayo ng sintomas ng sinasabing halak or yung tunog sa dibdib ni baby or sa paghinga ni baby. Ayan. So, number one, is parang hinihika si baby. May tunog yung hinga niya. Yung parang, ano yung siya dito sa likod niya, parang, parang may ganun siya. Tapos, ikaw din makakaramdam din na mamis kasi syempre, pinapakinggan mo siya or minamasdan mo lagi yung baby mo. So, number two, 0 to 3 months pag meron siyang ubo o sipon na hindi gumagaling, so parang mag-aalala na rin tayo ng mga mamis na kailangan na ba natin siyang dalhin sa ospital kasi ganyan na yung nararamdaman ni baby.
nasa sa inyo po na dapat natin nadalhin or nasa sa inyo pa yung decision na kung kailan siya dalhin ng kanyang pidya. Ayan, pangatlo, mataas na yung lagnat ni baby. Ayan, kasi nung sa akin, sa anak ko, nagkaroon siya ng lagnat, pero hindi naman sobrang lagnat na talaga, parang nagkaroon lang siya ng sinat. Tapos, hindi naman siya inuubo noon, pero sinisipon siya. Ayan, pero parang may ano lang talaga, may tunog talaga sa ano niya, sa paghinga niya, tsaka sa likod. Sa likod niya, hindi naman ganun sabi ng pidya niya na may tunog talaga. So, kumbaga, dahil lang din siya sa pag-daddy ni baby, after niya mag-dede, nagkaroon talaga ng ganun. Kasi syempre, kumbaga, nag-dede siya, tapos nagkaroon ng hangin dun sa loob niya. So, parang dun yung kailangan talaga na padigayin si baby. Then, after naman na mapadigay siya, na tinignan naman ng pidya niya, wala naman siya. Normal naman yung pag... Palapasalamat talaga ako nun kasi normal naman yung kay baby paghinga at hindi naman siya, wala naman siya halak na sinasabi. Ayun. At pang-apat is namumutla si baby. So, yun yung mga sign mommies na kailangan na talaga natin dalhin si baby sa kanyang pidya or sa kanyang doktor. At pang-lima is ayaw talaga dumidi ni baby. So, yung mga sign na binigay ko sa inyo mga mom, she is, yun ang mga nalalaman ko at yun ang experience ko nung ako ay nagkaroon ng kakaibang tunog ang paghinga ni baby na inisip ko talaga na is halak na talaga yun. So, yung mga binigay ko sa inyo, ilan doon is yung na-experience ko at ilan din doon yung mga nabasa ko, panako ng kagustuhan na i-share sa inyo or ibahagi sa inyo ang aking mga nalalaman or ang aking mga experience about sa pagiging mommies. So, ayun lang mga mommies, ang video ito, ginawa ko ito para sa ating lahat at sa mga bagong mommies dyan. Huwag po kayong magmangamba at huwag po kayong magpanic or relax lang po kayo, ganun. So, ipagkatiwala natin sa Panginoon, unang-una. And then, magtiwala din po tayo sa ating mga pidya. At higit sa lahat is, magtiwala po tayo sa ating mga sarili na mga mommies. So, at higit sa lahat, ugaliin po natin na tignan lagi si baby or ramdamin talaga lagi si baby para at least hindi tayo mahuli kung ano man yung mga nararamdaman ni baby. Siyempre tayo mga mommies kung ano talaga yung mga nararamdaman ng ating mga anak, mga babies. So, alert talaga tayo mga mommies. Siyempre yun ang kaugalian talaga ng mga mommies. So, yun lang mga mommies i-share ko sa inyo ngayon. Kung meron mo kayong gustong na-share or meron kayong i-comment doon sa comment section, mag-comment na lang po kayo para at least may alam din po ako na kung ano yung kagulangan pa po. Maraming salamat! Sana po ay tayo ay magiging happy lang lagi. Huwag po natin problema yan. Ang mga problema, dapat ang problema, ang mga problema sa atin. Maraming salamat! God bless! Bye-bye! Mwah!